So, welcome back again dito sa channel natin, guys. So, ngayong gabi is magbe-breeding tayo ng koi. So, ituturo namin sa inyo kung paano mag-sedate ng mga koi natin or paano sila patulugin. So, check this out, guys. Makakatulong. Koi. Ito yung mga isa sa mga pinakapaborito kong variety ng koi, Showa. So kung makikita nyo, guys, is naiwan yung ibang egg niya sa net natin. So yun pala, guys, pag nag-sedate kayo ng koi, hintayin nyo muna makapag-drop yung mga koi natin bago nyo sila patulugin. Kasi walang lalabas na egg yan kung patulugin nyo lang sila na hindi pa sila nakapag-drop ng egg nila. So, antayin na lang natin sila makatulog, guys, mga 5 minutes ulit. And then, pwede na natin sila ma-hand spoon or makunan ng mga egg. At hindi lang pala koi yung binibreed natin ngayong gabi, guys. May breeding din tayo ng danios natin. So, mayroon tayong yellow na hypin dito. Tsaka, mayroon tayong lemon lime, green, and pink, etc. Lahat yan, guys, puro danios. Kung gusto nyo malaman yung pag-breeding ng danios, i-search nyo lang
How to Breed the News by Sunyu Fish Hub. So, ito na guys, tulog na yung mga kois natin. So, start na tayo sa pag-hand breeding sa kanila. So, tapos na tayo guys sa show 1 natin. Dito na naman tayo sa Platinum High Pin natin. So, tulog na yung mga Platinum High Pin natin. Ito na yung tamang oras sa pagkuha ng mga koi eggs nila sa tiyan nila.
At saka, ito naman pala guys, yung egg ng showa natin. So, mimix din natin, and then lagyan natin ng gatas, pangtanggal lagkit, and then isasama na natin sila dun sa hatchery natin. So, kabila yung showa, kabila yung platinum hypin. Kahit anong gatas pala guys, pwede nyo gamitin dito pangtanggal lagkit. Ginamit ko dito is Bear Brand. Batang may laban, pag sa koi is itlog may laban. So guys, ito na yung mga koi eggs natin. Andito yung showa natin sa kabila, and then andito yung platinum hypin natin sa kabila. So kung titingnan nyo guys, magkaiba yung kulay ng eggs. Yung sa platinum hypin is napakaputi. Yung sa showa naman is parang cream siya. And ito guys yung ginagamit ko sa pang sedate sa mga koi natin. Ito yung ginagamit ko guys pang patulog sa mga koi natin during breeding para hindi tayo mahirapan pag nag-handspawn tayo kasi hindi na sila makagalaw. So magagawa natin yung dapat natin gawin. At saka yung tamang sukat guys, uulitin ko ulit yung dosage niya is hindi tayo lalagpas sa 0.75 ml. So kung makikita nyo, napakaliit lang ng sulat. Ayan, 0.75. Andyan lang yung sukat niya guys. And then, patak nyo lang yung sa isang langganang tubig. Yung tubig yun guys is isang container. So siguro 5 gallons. At sa mga bago na nakapanood ng koi eggs hatchery namin is meron ako dyan vlog ng how to make DIY koi eggs hatchery. And also meron din ako niyan kung paano siya magpapa-hatch ng mga koi eggs natin. So andiyan yan lahat guys sa mga videos ko. Paki-check niyo na lang kung interesado kayo sa mga videos namin. So guys, kung bago ka pa sa channel na to, hindi ka pa nakapag-subscribe. So ano pang hinahantay natin? Subscribe na natin, then hit notification bell para updated kayo sa mga more videos pa natin. So, thanks for watching and good luck!